Hi guys! Kumusta po at isang mapagpalang araw po muli no sa ating lahat, lalong-lalo na po doon sa mga bago guys at interesado sa mga NFT games na nagsisilabasan ngayon. For this video po ay gusto kong bigyan ng review itong si PaganGods.io na isang NFT games. Actually guys, meron na rin po akong ginawang video about this pero gagawa natin siya ng review uli ngayon kasi meron po sila mga bagong update or idagdagdag sa kanilang games na pwede po nating apangan. Okay? Pero bago yan, ano nga ba itong si PaganGods.io guys, no? So ito po ay parang Axie Infinity, no? Doon sa mga bago, parang Plants vs. Undead, no? So maglalaro ka rito. Maganda sa kanila guys kasi, ayun nga, naglalaro ka na, pwede ka pang kumita ng mga token na meron sila na pwedeng i-convert into PHP or pwede talaga siyang i-withdraw. Also, pwede kang kumita ng malaki rito kapag yung mga characters, no, yung mga rare, kung magkakaroon ka ng mga rare cards kung tawagin, mas malaki talaga ang pwede mong kitain sa mga ganito. So, yung token po nila ay tinatawag po nilang FUR or FUR token. As of now, no, mababa pa ang kanyang presyo na 0.303 cents lang sa dollars. So mababa siya ngayon kasi nagsisibagsakan nga yung mga tawag rito, presyo ng mga crypto ngayon. Pero makikita mo dyan, no, yung kanyang fully diluted valuation or parang market cap, no, nasa $35 million na rin. So mataas-taas na rin po, no, yung kanilang market cap. Ibig sabihin ay marami po talagang naglalaro at marami na rin nag-hold ng kanilang token. Okay? And, ayan guys, no, pwede mong ibenta or pwede mong bilhin yung kanilang token gamit po si PancakeSwap, no? Ilagay nyo lang yung kanilang contract address, FUR, yung pangalan ng token, and pwede mo siyang bilhin gamit po si BNB Smart Chain. And sabi ko nga guys, no, meron tayong video na ginawa about this, no, 1 month ago. And ayan, pwede nyo po itong i-check guys sa description section. Ilalagay ko, no, panoorin nyo na lang po guys. Kasi tinuro ko rito kung yung, I mean, yes, tinuro ko yung step by step na gagawin kung paano mag-start ng account, paano maglaro, paano bumili ng FUR token, paano siya ibenta, or paano po mag-upgrade ng mga characters dito kay PaganGods.io. So panoorin nyo na lang guys, no? Nang sa ganun ay magkaroon kayo ng ID nga. Ilalagay ko sa description section. Also guys, no, meron silang Telegram. Pwede po kayo mag-join, no, dito sa kanilang Telegram guys kasi very active naman yung kanilang Telegram. I think, no, meron din pong Filipino na community rito. So pwede kayong mag-join doon at pwede po kayong magtanong sa mga interesado. Also guys, no, follow them sa kanilang Twitter account kasi may mga pag-giveaways po sila dito, no, si simple task ka lang, magdo-do simple task ka lang. And ayun nga, no, dito po nila i-announce yung mga bagong update po sa kanilang game. So mas maganda updated tayo. Dahil sa ganun, alam po natin, no, yung mga pwede mangyari at mga pwede nating abangan. Kasi ang sabi nga ay malaki-laki daw ang pwedeng kitain sa bagong games po na, I mean sa bagong game na i-release po nila. Okay? And ayan, kapag chinik mo siya or sinerge mo rin siya sa YouTube, makikita mo dyan, no, pag tinayo yung Pagan Gods, marami na rin po ang nag-review nito. Meaning to say guys, no, na talagang sikat na rin po itong si PaganGods.io. Marami na rin nag-hold, sabi ko nga, ng token, and marami na rin po naglalaro. So alam naman natin guys, kapag ang isang NFT game marami na naglalaro, sumisikat na, ang presyo niyan tumataas din, no? Kaya I think abang mura siya, no, maganda na po siyang itry ngayon, or I think mas maganda na rin mag-hold ng kanilang token ngayon. Alright, so sana na-gets you guys. And ayan, so far, sabi po rito, no, sa kanilang Medium, ayan, marami na rin po silang na-accomplish, no? Sale of unique heroes and packs, more than 18,800 starter packs sold. More than 40,000 players attracted, so 40,000 players na rin, no? Implemented campaign, functionality, passive FUR mining, IDO for was held, match 3 PV, launched na rin, rendered 70 unique hero cards, and marami na, no, more than 203,000 cards issued, first
test tail completed, regular app updates, improve and rework battle animation, altar walls rebalance. So far guys, no, in a few months, ito na po yung kanilang na-accomplish. Ibig sabihin, masasabi natin na yung developer nito at yung mark sa yung marketing side nila, no, talagang active, no, dine-develop, no, mina-market, and that is a good thing, no, pagdating po sa mga ganito, lalong-lalo na nga na marami pong kakompetensya na ang NFT games kasi ang daming naglalabasan. Okay, so nakadepende na lang sa success yan ng pagmamarket talaga. Now, ano yung mga abangan natin sa kanila guys, no? What awaits us in quarter 4, 2021-2022 next year? So, transition on to economy 2.0, sale of mining units, smithy launch, mining launch, no? Mining starter packs, launching raids, sale of combat weapons, increase FUR deficit, guilds and guilds war, tales and PvP or player versus player events. So ito po yung mga aabangan natin. Yan yung sinasabi ko sa inyo guys, no? Kaya make sure to follow them on social media na sa ganun ay updated po nga tayo sa mga announcement po nila. And sabi rito guys, no, malaki po ang kitaan dito sa bagong games, no, bagong update po nila sa kanilang project. Kaya kaabang-abang talaga ito guys. Ayan, sabi yan, adding a new part of the economy, mining resources. So, pwede rin tayo makapag-mining dito, no? The division of heroes into combat units and mining units, introduction, tradable resources, wood and iron. So, parang may additional na parang features sila, wood and iron, shifting the balance of the economy to resource, creation of classes of players, miners, combatants, artisans, and etc. So, ito po yung mga abangan natin, no? At yun nga, pinasilip nga nila yung bagong character, si Kuzutik. Ayan, bagong character na pwede natin gamitin panlaro, no? Pero of course, siguro this is not free na. Pwede, kailangan meron tayong FUR token para mabili natin yan. Okay? So, yun lang, so, sure guys. Maraming salamat. And God bless po sa ating lahat.